Ano gagawin natin, Trish? Maliwanag ba boses ko? Yes, sir. Maliwanag. Yes po. So, oy, dilim na, dilim dito. Yun! Okay. Ang nag-produce nitong ating lecture sa araw na to ay si Tricia. Nakikita niyo yung kanyang pakita ko nga rito sa inyo. Okay, eto si Tricia. Ayan yung ating producer. Okay? So, ang objective natin sa araw na to is to create independence, self-reliant, and profitable tax specialista. So, nagsimula din ako sa zero. So, zero ang pinagsimulan ko. At definitely, hindi ko naman masasabi na zero din ang pinagmulan ninyo. Pero ang taxation sa akin nung araw ay isang foreign language. At hanggang ngayon naman, ang taxation is a foreign language. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit siya naging foreign language. Mga mamaya lang. So, ang hinahanap namin dito is yung mga tao na gustong maging independent. Hindi ko sinasabi na mag-resign kayo sa trabaho ninyo para maging independent kayo. Hindi ko rin sinasabi na magbago kayo ng profession para maging self-reliant kayo. Isa, yung dalawang characteristics na yan o tinatawag nating requirements, requirements so ng ating saligang batas o constitution para ho maging malaya ang buong Pilipinas. Right now, nasa kuko tayo ng rap and corruption sa BIR. Sa tagal ko ng pagpapractice, more than 35 years na, hindi pa rin maalis sa mga Pilipino na maging dependent at reliant sila sa mga BIR officials. Naiinis ako, nagagalit ako. Pero yun ho yung nangyayari sa bansa natin. Sabi ko, hindi naman natin kailangan ng BIR. Hindi natin kailangan ng BIR sa buhay natin. Ang kailangan lang natin is magbayad tayo ng tamang buwis. At pag nagbayad tayo ng tamang buwis, hindi tayo pwedeng pakialaman ng mga hinayo, ng mga BIR officials. So sa araw na to, ituturo ko sa inyo ang simpleng paraan paano, kahit hindi kayo sumama sa grupo, ha? Kung gusto nyo maging interns, o ulitin ko uli, pagdating sa notice of discrepancies, kasi marami kong interns sa iba-ibang segments ng taxation. Ninyo, hindi naman kasi pwedeng tax specialista kayo sa buong aspeto ng taxation. So, sinesegmentize ko siya para mas madaling hawakan at para walang monopoly. Eh, galit din ako sa monopoly. Kaya lang, sa panahong ito, yung namomonopolize ko nga, sorry sa sasabihin ko, namomonopolize ko yung paggawa ng assessment. Ang problem ko naman, saksakan ng dami. Hindi ko kaya. Okay, tumatanggi ko. So, kailangan ko ng mga tao na pwede kong pasahan, pwede kong i-mentor, at later on, maging independent at self-reliant. That's my purpose. Now, ang topic natin is notice of discrepancy. Ito po yung itsura ng notice of discrepancy pag na-receive nyo sa BIR. Ang tawag ko sa inyo, kung sasama kayo sa amin, ay NOD interns. NOD means Notice of Discrepancy Interns. Ayan po yung tawag sa inyo. At pag-usapan ho natin yung cradle of civilization o saan nagmula yun hong NOD. Paano siya naging tao? Tao rin ho kasi ang NOD na kailangan nating intindihin, na kailangan nating pag-aralan. Meron din siyang kung ang tao ay may flesh and blood din ang NOD. Ang problem, pag nagsalita ang NOD, foreign language sa mas maraming Pilipino. So, yun yung
kailangan kong ipatawid na information sa inyo, at para ho kung gusto nyong mag-start as NOD specialista, meron ho kayong pag-i-startan o pagmumulan. Now, ito ho yung nag-establish ng NOD. Revenue Regulation 22-2020. So, available naman ho yan sa BIR website. Pwede ho ninyong i-download. And I suggest, paki-download ho ninyo. At since sa ay foreign language, kailangan ho ninyo siyang basahin paulit-ulit sa sarili ninyo o kasama ang pamilya ninyo. Ang subject matter niya, ang sabi sa subject matter is due process. Okay, due process requirement. Requirement ni para kanino? Yun susunod eh. Requirement para sa Internal Revenue Officer at saka sa other concern. So may dalawang aspeto. Revenue Officer, kilala natin yung mga BIR officials yun o government employees. Yung other concern, sino yun? Definitely, tayo, mga taxpayer. Okay, so taxpayer, maybe tax specialista, katulad ko. Akin to eh. This is my battlefield. Akin yan. Pag naglabanan tayo, dyan tayo maglalabanan. So, babalik ako uli, bakit siya naging foreign language? Ito kasing NOD, nagre-regulate. Ayan, maliwanag eh. Regulation. Regulate from the word regulate. So, nire-regulate pala yung revenue officer at yung taxpayer. So, sa madaling salita at madaling maintindihan kasi hindi naman masyadong dinidiscuss nung elementary, high school at college, yung regulate. Ang dinidiscuss is yung word na mas madaling intindihin, control. So, para kang naglalaro ng computer game, may controlling devices ka. Diba? Maaring yung keyboard ninyo o maaring itong pencil, may kinokontrol. So, may kinokontrol at may nangongontrol. Okay. So, may dalawang tao. Since, wala akong pakialam eh, dun sa nagko higher than our selves, katulad ng mga government regulatory agency. Agency ho yung nagkocontrol, isang organization. So, ang kinokontrol, yung tao sa loob ng organization at yung subject matter ng organization, which is subject matter ng BIR o ng Department of Finance, taxpayer. Ngayon, para natin malaman kung tayo ay taxpayer, simple lang ang definition ng taxpayer. The person who pays or who must pay taxes. E di kung nandoon ka sa definition na yun, taxpayer ka. So, kung nare-regulate ka, ito palang NOD, atin. Tayo yung nare-regulate eh. In fact, pag hindi tayo sumunod dito, may problem. Ia-apply daw sa'yo yung rule. Ha? Ignorance of the law, excuses no one from compliance therewith. So, kailangan natin pag-aralan ngayon, ano ba ibig sabihin ng NOD? Ngayon. Ayan. Gusto ko lang muna ipaliwanag sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal, mag-ID muna ako, mag-ID. Nakakalimutan ko mag-ID. Now, since ang pinag-uusapan natin, control. Kinokontrol ngayon tayo ng BIR through revenue regulations. Pag binasa nyo ngayon ito, kanina nagdi-discuss kami ni Emelson, ang anak kong panganay. Sabi ko, anak, basahin mo maigi yung RR22-2020. Pag ikaw common tao ka, madali mo bang maiintindihan? Sabi niya, mahirap. Mahirap. Napakahihirap. Kaya nga foreign language eh. Pag nagbasa ka ng foreign language, mahirap. So, bigyan ko lang kayo ng isang example ng foreign language. Anong basa niyo rito? Basa ha? Read. Anong basa niyo rito? So, sabi ng mga kausap ko eh, Sir, ano ho yan?
inverted R. Reverse R, sabi. Reverse R. Actually, hindi mo binasa, sir. Pag ang sagot mo dyan ay reverse R or inverted R. Kasi you describe. You did not read. Okay? So, ang basa dyan, this is a Russian letter, I, meaning ako sa Pilipina, sa Philippine language or sa Tagalog. Ako. I. So, yung tax code parang ganyan. Pinababasa ka ng isang bagay na mahirap basahin. Siyempre, yung isang bagay na hindi mo kayang basahin, hindi mo kayang intindihin. Pag hindi mo kayang intindihin, hindi mo kayang gawin. Hindi mo kayang ipaglaban. Ganun lang kasimple. Sorry. Hindi ko maintindihan dito sa mga BIR officials na to at saka mga Department of Finance officials. Bakit pag gumawa sila ng batas, napakahirap intindihin ng common tao. Ine-equate nila yung kanilang kaalaman, mga graduate sila ng Harvard University, graduate sila ng Stanford University. Pakialam namin doon. Diba? Gumaduate kayo sa iba-ibang magagandang university, pero pag gumawa sana tayo ng batas, naiintindihan ng high school graduate, naiintindihan ng elementary graduate. Because at the end of the day, kanino ba ina-apply yung batas? Di ba sa mga taong bayan na hindi kayang mag-aral sa Harvard University o Stanford University? That's the problem of our law. Hindi siya consumer-friendly. Sabi nga, maging sa mga bangko, maging consumer-friendly ka, client-friendly ka. Pag nag-Google ka nga, di ba, user-friendly. Eh, sino ba gagamit itong RR na to? Tayo. Sagot, user-friendly ba yung RR? Hindi. Kailangan mo pa ng isang mahusay na tao para mag-explain. Eh, sino yung mahusay na tao na kinukuha natin? BIR. Eh, patay ka. Eh, hindi i-explain sa'yo yan kasi in every unknown, there is an opportunity to make money. Nandito ako. Ako rin eh, medyo may kasalbayhan din ng utak ko eh. Why? I make money from the unknown. Marami akong hawak na kliyente. Hindi alam to. So kung hindi alam to, sinisingil ko. Oh, sinisingil ko. Oh, kaya mo bang magbayad? 6 figures. Gagawin ko yan. Kung hindi mo kaya, sorry. Diba? Eh, gano'ng kadami yung taxpayer na hindi kaya magbayad? At yung mga taong, mga taxpayer na hindi kaya magbayad, pwede ninyong maging kliyente. Doon ngayon pumapasok yung ating relationship. I'm the mentor, I am the source of technicality, I am your coach, you will be my logistics and soldiers. So, yun yung relationship. Now, let us go sa training sa araw na to. So, sa training sa araw na to, pag-aaralan natin dito. Trisha, pakitulungan mo nga ako. Yes, ano, ano ba yung scope ng Section 1? Section 1 scope. Pursuant to the provisions of Section 244 in relation to Section 245 of the National Internal Revenue Code of 1997 or Tax Code, as amended, these regulations are hereby promulgated to amend provisions of Revenue Regulations or RR number 12-19. Thus. 12-1999 as amended by RR number 18-2013 and RR number 7-2018. Imaginein mo, ilan yung babasahin mo bago mo maintindihan to? Number 1, section 244. Number 2, section 245. Ngayon, saan galing diyan sa National Internal Revenue Code? Eto matindi. Eh kung inamend na, hahanapin mo yung amendment. Eh, yun yung matindi ron. Tapos, babasahin mo raw yung 12-1999. Babasahin mo raw yung 18-2013. So, babasahin mo yung 7-2018. So, hindi siya galing sa isang batas. Galing sa sansang katutak na batas. So, kailangan mo ng historical background. Eh, kaya nga may history sa colleges eh. May history sa universities. Kasi hindi natin maiintindihan yung humanities
kung hindi tayo mag-aaral ng history? Saan tayo galing? Saan nagsimula ang Pilipino? Saan nagsimula ang sangkatauhan? O kaya nga binabasa rin ang Bible. Iniintindi natin saan tayo galing. Yan din yung batas. Kailangan mong intindihin saan galing yung batas. Now, sa laki ng scope, sabi dito, sa section 2, binago na daw, nagsimula daw yung notice of discrepancy, hindi yan. Notice of discrepancy, ito, sa notice of informal conference. Yun yung dating pangalan, nagbago. So, para maintindihan ninyo, yung notice of discrepancy, kailangan nyo yung history ng notice of a notice for informal conference. Now, let us go to the present. Ito na ho yung present natin. Sabi dito, ang due process requirement pag i-issue ng deficiency assessment, napakadaming tao na allergic sa deficiency assessment. Okay? Hindi ko nailagay. Ito, napakadaming tao na allergic sa deficiency assessment. So, mag-uumpisa daw yung due process sa notice of discrepancy. Yan. Pakibasa mo nga, Trish, ano ibig sabihin ng first paragraph ng notice of discrepancy? Notice of discrepancy. If a taxpayer is found to be liable for deficiency tax or taxes in the course of an investigation conducted by a revenue officer, the taxpayer shall be informed through a notice of discrepancy, Annex A. The notice of discrepancy aims to fully afford the taxpayer with an opportunity to present and explain his side on the discrepancies found. Okay. Oh. Unang-una ninyong dapat intindihin, may format. May form, pero hindi pinag-uusapan yung substance. Format lang. Kung maririnig niyo yung mga senador at mga House of Representatives natin, ang pinag-uusapan, form and substance. Form and substance, ito yon. Isa sa mga requirement ay sumunod ang BIR sa format. Kung pinasusunod ang revenue officer o yung BIR official nga sa format, ibig sabihin, ito yung right ng taxpayer. So, kung hindi sumunod sa format, mali yung BIR. Kasi ang ginamit na word dito ay kapag nakakuha sila ng deficiency assessment. Ang ganda nga ng pagkakasulat eh. Binabaluktot nito mga BIR officials na to eh. Sabi rito, liable. Saan? Sa deficiency tax. Saan galing yung deficiency tax? Sa investigation. Yun yung situation eh. So, magkakaroon ng deficiency tax at i-communicate yung deficiency tax sa pamamagitan ng notice of discrepancy. So therefore, pag nagkaroon ng ang taxpayer ng notice of discrepancy, nagke-create ang notice of discrepancy ng obligation. Ang obligation ngayon nung taxpayer, ha? Ang obligation ng taxpayer dalawa. Ginawan lang nilang positive, ginawa nila uy, pag nakatanggap ka ng notice of discrepancy, magkakaroon ka ng opportunity. Katarantaduhan. Ang opportunity, magkakaroon ka ng pera. Ang opportunity, magkakaroon ka ng benefits. Magkakaroon ka ng asset. Paano ka magkakaroon ng asset kung meron kang deficiency tax? O di naluloko? Liability ang una, liable. Utang, hindi opportunity. So ngayon, since nag-create ng utang, magkakaroon ka ngayon ng obligation na patunayan na wala kang utang. So ano yung obligation na kreneate? Dalawa. Okay, dalawa yung obligation ngayon. Number one obligation mo, present. Ayan, present daw yung side mo. Okay. Yun, present your side. Second, explain. Explain mo yung side mo. Ang bigat nun. Hindi mo nga maintindihan paano ka nagne-negosyo eh. Explain mo pa yung hindi mo alam.
yung trabaho ng revenue officer na hindi ikaw yung gumawa. Wala kang participation. Ikaw pa yung mag-e-explain. E-explain mo sa kanila at i-present mo sa kanila yung trabaho nila. Tingnan mo katarantaduhan. Kaya dumadami yung opportunity sa iba. Dumadami yung opportunity sa mga tax specialista. Bakit? Eh, yung taxpayer hindi kayang mag-explain. So, kung hindi makayang mag-explain, ano mangyayari? Made-default. Pag nag-default, may babayarang buwis. Hindi bali kung 1,000 eh. Hindi eh. 100,000. Milyon. At wala akong nakitang taxpayer sasabihin sa akin, "Sir, eh, mali yung BIR eh." O sige, paano naging mali? Hindi ko alam eh, basta mali. So, hindi nila alam paano i-present dun sa BIR mismo na yung BIR ay mali. Hindi nila alam paano i-explain sa BIR na yung BIR ay mali. Ang trabaho ko, ang trabaho ninyo bilang mga NOD specialista is to present the incorrectness and number two, to explain the incorrectness ng NOD. Yan ang malaking hanap buhay sa Pilipinas. Malaking hanap buhay yan, sir. Oo. Kasi 70,000 every year ang ino-audit ng BIR. Yun yung market. Napakaliit niyan, sir, eh. 100 million ng Pilipino. Correct. Pero yung 70,000 na ino-audit ng BIR, may capacity to pay. Sino yung may capacity to pay? Sino babayaran? Ikaw, birang NOD intern. Ikaw yung babayaran ng taxpayer. Kasi babayaran ka, may sakit siya eh. Ano yung sakit niya? NOD. So, trabaho natin, i-quarantine yung NOD. So, yun yung explanation. Okay. So, pupunta naman tayo uli. Dito, papaano siya dapat hawakan? So, tutulungan ako ni Tricia, babasahin ni Tricia, buburahin ko lang itong yung paragraph number 2 and paragraph number 3. The revenue officer who audited the taxpayer's records shall, among others, state in the initial report of investigation his findings of discrepancies. Based on the said officer's submitted initial report of investigation, the taxpayer shall be informed in writing by the Revenue District Office or by the Assessment Division Regional Investigation Division, as the case may be in the case of Revenue Regional Offices, or by the Chief of Division concerned in the case of the BIR National Office, of the discrepancy or discrepancies in the taxpayer's payment of his internal revenue tax for the purpose of the discussion of discrepancy. Okay. Yung palang purpose, kaya ikaw naka-receive ng, ito mga katarantaduhan na revenue officer, is ng NOD, ang sole purpose niya is discussion of discrepancy. Magkakaroon ng discussion. So, hindi isinulat dito, pero sasabihin ko na sa inyo kung ano kakailanganin nyo. Kahit hindi kayo sumama sa grupo ko, kailangan nyo to. Pwede ninyo, alam ko nasa BIR website to eh. Okay, yan ang kailangan nyo. So, ang sabi dito, magkakaroon ng discussion. Ang tanong ngayon, saan gaganapin yung discussion? Venue. Number two, kailan gaganapin yung discussion? Number three, sino mag-i-initiate ng discussion? So, meron tatlong variables na hindi binabanggit dito. Venue, sino mag-i-initiate, at saka nakalimutan ko yung isa. So, ang technique kasi dyan, Kailan, when. So, thank you very much, Trish. So, yung tatlong statement na yon, kailangan liliwanagin nyo. So, ano gagawin mo? Okay,
More than 40 tayo ngayon dito. At ipapublish ko to sa YouTube at saka sa ano ha, sa Facebook account natin para mas marami rin yung makaalam. So, ngayon, venue, when, at saka yung initiator. Since wala dun sa ano sa notice of discrepancy, yung variables na yon, ibig sabihin pinapayagan ng batas na either the revenue officer set that rule or you set that rule, those rules, yung tatlo. Since wala, nagbigay na sila ng NOD, so ang trabaho mo ngayon, iset mo. Okay, ang venue natin, Google Meet. Ang venue natin, discord.com. Ang venue natin ay, ano pa ba mga venue? Basta venue sa internet, pwede yon. Because of the pandemic. Or ang venue natin, sa opisina ko. Ang venue natin, sa opisina ng BIR. Seset mo yon. So, ang pagseset nun, ino-offer mo. So, pag in-offer mo, dapat merong acceptance. Kung wala acceptance, di walang meeting of the minds. Liwanagin ko lang yun. Second is, kailan? Isiset mo rin. Kailan? Mamaya natin didiscuss yung kailan. And number three, sino mag-i-initiate? Liliwanagin mo, binigay ko na sa inyo yung rule, ito yung rule, sino mag-i-initiate? Ikaw ba? O yung BIR? Nasa Ramo 1-2020, in-explain ni BIR Commissioner na ang mag-i-initiate yung BIR. I-explain muna nila, discussion of discrepancies eh, explain muna nila paano nila na-arrive yung discrepancy. Kasi galing sa kanila eh. Sila yung source. Sila yung root. E di explain nila. Ang problem dito, pag hindi mo alam yung rule at hindi mo, kasi ang ganito yan eh, hanggang hindi mo ini-invoke yung rule, talo ka. So the first thing to do is to invoke the rule, and of course identify mo yung rule. Sinabi ko na sa inyo, Ramo 1-2020, ang tawag kasi sa Ramo 1-2020, closing conference. So mag-invoke ka ngayon ng closing conference, di ba? Invoke ka ng closing conference. Sa closing conference, i-invoke mo, explain nila in details, explanation. So, pag nag-explain, hindi lang dal-dal. It must be supported by documents. Anong documents yung ginamit mo? And number two, nasan yung working paper mo? That those are the rules that you must remember. Okay? Pag nag-discuss sila, ito sasabihin ko sikreto, huwag kayong mag-discuss. Pabayaan nyo lang silang mag-discuss. Kasi the more na nagdumadaldal kayo, the more kayong nagbibigay ng information. Ang information is money. Ang information is gold. Pag nagbigay kayo niya, nagbibigay kayo ng money. Nagbibigay kayo ng gold. Ayokong mangyari yun sa inyo. As much as possible, lahat ng information, i-accept nyo. As if nag-accept kayo ng money. The more na nakakakuha kayo ng information, the more na bumababa yung discrepancy. Ibig sabihin, nakakasave kayo ng money. Bumababa yung tax deficiency nila eh. O, di savings yun. So, after that, saka pa lang kayo kikilos. After the meeting, after the discussion. Basahin natin, ma'am, Trish, yung paragraph number 4. The discussion. The discussion of discrepancy shall in no case extend beyond 30 days from the receipt of the notice of discrepancy. It is during the discussion of discrepancy that the taxpayer is given the opportunity to present his side of the case and explain the discrepancy found during the investigation of the revenue officer assigned and submit documents to support the explanation of arguments. So ngayon, dito sa after or during, sabi, the discussion, you are encouraged, you are afforded to, number one, is present again. Number two, explain again. At nadagdagan ng ikatlong obligation, submit. Present, explain, submit.
Hindi na tatlo na. Kanina, dalawa lang. Ngayon, tatlo na. So, within 30 days yun. So, ito drawing ko. Okay. Marami makakapanood na BIR officials na to sigurado. So, may 30 days ka. 10, 20, 30. So, dito mo na receive sa day 1. A day 0. Yung NOD. So di ako kung at the time kung katulad ko kasi prepared ako eh. Prepared ako lagi. Pagka-receive ng NOD, the same day, may letter na kagad ang BIR. Ini-establish ko na kagad yung number 1, venue, number 2, kailan, and number 3 initiator. Maliwanag yan sa akin, sir. Mga ma'am, mga bossing, mga ka-taxpayer kong mahal, maliwanag yan. Naka-receive kagad yun. Ngayon, ini-encourage ko yung BIR na sumagot. Definitely sasagot eh. I-re-refute. Hindi pwede yan, Mr. Maestro. Yun ang gusto kong mangyari. O kung hindi pwede, ano yung pwede? O di, na-engage mo na ngayon sila. Sasabihin nila, number one, ayoko ng venue. O sige, saan ang gusto mo? O di, nasa kanila na yung bola. Number two, ayoko ng time. O sige, anong gusto mo? Number three, sino magdi-discuss? Ako yun. O di, huli mo na. Huli mo na. Sila magdi-discuss, hindi ikaw. O di, makakakuha ka ngayon ng informasyon. In writing. Kasi ang NOD, in writing. Therefore, there must be in writing reply. Ayun. Now, kailan yung reply? Kasi yung pinag-uusapan natin. As much as possible within this day. Itong itong araw na yan. Huwag kayong lalagpas dyan. Okay? Best yan. Best day yan. Kasi bigyan natin sila ng pagkakataon na sumagot. Meron ka lang 30 days from receipt para mag-present, mag-explain, and mag-submit. 30 days. Huwag mo ubusin. So, sa madaling salita, gagamitin natin itong time frame na to. Ay, mali ang aking kulay. Babaguhin ko yung kulay. Yan. Gagamitin natin itong time frame na to. Yan. Para tayo mag-submit ng tinatawag nating objection. Iyon. So, nag-comply tayo. Nakakuha tayo ng ebidensya within 10 days at yung 11th hanggang 20, nakagawa tayo ng objection. Yan ang trabaho ng isang tax specialista NOD intern o NOD intern. Okay? Now, may mga katarantaduhan ang mga BIR official. Okay? Ito kasi is para sa specialization na. Itong paragraph na ito, specialization niya sa NOD, ito, at ito yung penalty kapag hindi ka nag-comply. Yung hindi nag-comply yung revenue officer. Ayan. So, gagamitin natin yan next time sa ating susunod na lecture. Ah, hindi ngayon. Kasi orientation lang ito. Diniscuss ko lang sa inyo yung basic approach sa NOD. So, kung gusto nyo maging NOD interns ko o may kakilala kayo na gustong maging NOD interns ko, itong dinidiscuss ko ngayon, sabi ko nga, ilalagay ko sa Facebook, ilalagay ko sa YouTube para maintindihan nila saan sila, nasaan ang kanilang expertise right now at nasaan papunta yung kanilang career or business opportunity. Ang ibinibigay ko sa inyo rito is opportunity to make income. To make money. So, para magkaroon kayo ng income, number one, you must be independent. Independent! Hindi, tatanungin ko lagi si Mr. Maestro. Para, hindi kayo independent nun. Number two, kailangan maging self-reliant kayo. Hindi, kailangan kong si Mr. Hindi kayo self-reliant kung lagi ninyo kong kailangan. Kailangan mag-research kayo. Kasi ang labanan dito, research. Okay? Sino yung mas magaling mag-research? Sino yung nakakaintindi ng foreign language na tinatawag nating taxation at nakaka-explain ng foreign language in a layman's term, patok kayo. Maraming kukuha sa inyo.
So with that, i-turn over ko kayo kay Trish. Meron ba ka bang sasabihin, Ma'am Trish? Yes po, good morning sa ating mga tax specialista dyan. So meron po tayong ibibigay na registration form para po sa mga nais maging interns under Notice of Discrepancy Tax Specialista. We will post it later po sa Kataxpayer page. So like and subscribe, follow po ang page ng Kataxpayer. And sa mga nag-register po sa NOD namin, we will be sending you emails regarding how to apply for the Notice of Discrepancy. Thank you po. So, with that, maraming salamat, Ma'am Trish, at si Emelio Marie na kanyang partner dito sa ating business. Maraming salamat sa lahat po ng nagsiaten. Thank you and peace and happiness be with you for life. Please, do not get C-19. Okay? Maraming salamat. See you later. Thank you po.